Hey pala mga katik, pasensya na kung medyo matagal akong hindi nakagawa ng video kasi lagi akong nahihilo eh. Pero ngayon okay naman. Di bali, ito yung ituturo ko sa inyo mga katik. Yan, papalitan natin yung charging pin niya kasi basag yung nasa loob. Ituturo ko lang sa inyo kung paano siya tanggalin na hindi nasisira yung sa layout niya. Ayan mga katik. Yan, kasi pag na masyado mo siyang nainitan tapos nadiinan nyo, natanggal yung layout nya. Ituro ko sa inyo kung paano to tanggalin na madali at hindi nasisira. Yan, hindi nasisira yung ano nya mga katik, yung layout. Di bali, papalitan na natin tong charging pin na to kasi sira na to. Yan. Ito na mga katik. Pasensya na pala kanina sa aso kasi maingay. Tinalian ng may-ari. Yan. Ay, hindi na siya maingay ngayon. Doon sa asong maingay sa kapitbahay. Ganito pala yung mga katik. Kung paano to tanggalin. Yan. Ang gagawin nyo lang, ito yung dulo ng ano, soldering iron. Ayan. Iano mo lang. Ilalagay mo lang dito. Yan. Ipainitin mo muna yung ano niya, yung housing niya para madaling matanggal. Ayan. Huwag niyo masyadong diinan. Yan na. Ganun lang, mga katik. Ayan. Painitin yung painitin mo lang yung housing, yan sa kabila. Yan. Ayan, ayan, 'di ba? Matatanggal na. Ayan, mga katik, natanggal na oh. Ganun lang kadali pagtanggal ng charging pin. Yan. Ayan o. Diba? Hindi siya natanggal yung mga ano. Yung mga layout niya. Ayan. Ayan siya o. Malinis siya o. Yan. Ganun lang ang pagtanggal ng charging pin. Para hindi siya masira. Kasi kung didiinan mo siyang didiinan, matatanggal yung mga layout niya sa paa. Yan. O diba? Malinis. Ayan o. Ganun lang ang pagtanggal ng charging pin. Yan mga katik. Ngayon papalit tayo ng charging pin. Di bali tatlo yata itong ano ito eh. Iba-ibang charging pin. Yan. Ang kukunin natin yung yan, yung may panggan ito mga katik. Yan ang kukunin natin. Kasi yung iba-iba. Yan, iba yung charging pin niya. Ngayon, ganun lang pagtanggal ng charging pin. Yan. Di bali. Asa na ba yung charging pin dito? Ito yung ilalagay natin mga katik. Yan. Ayan, ito yung papalit natin mga katik. Yung apat yung paa niya. Ayan. Kasi itong ibang mga charging pin iba to eh. Papakita ko sa inyo. Ayan mga katik, oh, iba yung paa niya. Ayan. Pasensya na, medyo madumi yung kuko ko kasi nag-ayos ako ng motor ko kanina, yung kadena inayos ko. Ayan, ang gagamitin natin ito kasi apat yung paa niya. Ito yung tinanggal ko dyan mga kate ko. Ayan, di bali naka-order naman ito sa Shopee. Ayan, mga ganitong pin, mamimili lang kayo. Ayan. Ayan mga katik. Pag-alagay pala nito, tatanggalin muna natin yung solda. Ayan mga katik.
Ayan, malinis na siya. Ayan. Doon sa mga bago pa lang mga katik sa pag-aayos, nahihirapan ng magsulda. Doon sa mga baguhan pa lang. Ang gagawin nyo lang mga katik ganito, yan, ituturo ko lang. Diba, ano to? Yan. Yung limang paa niya, yan. Ito. Pwede nyo tanggalin yung ano. Pwede nyo tanggalin yung tatlo dito. Itong sa gitna. Isa, dalawa, tatlo. Pwede nyo yung putulin para hindi kayo mahirapan. Yan mga katik. Itong tatlong to sa gitna. Yung mga pin. Yan, tatlo. Pwede nyo tanggalin yan para hindi kayo mahirapan magsulda. Kasi dalawa lang naman to eh. Ito yung negative at ito yung positive. Tigabilaan sa gilid. Yan, pwede nyo tanggalin yung tatlo. Kasi di naman yung gamit dito sa Bluetooth speaker. Yung sa gitna. Pero sa akin, hindi ko na siya tatanggalin. Kasi maliit naman yung soldering iron ko. Yan. Yan, ilalagay ko na ito mga katik. Pero sa cellphone, hindi nyo pinintanggalin yung apat na paa. Kasi kailangan yan pag kukunik nyo sa computer. Yan. Ayan mga katik. Medyo malabo. Pasensya na. Yan. Ayan. Susulda ko na yan mga katik. Ganyan lang pagtanggal ng charging pin para hindi kayo mahirapan. Huwag nyong didiinan pag nagtatanggal kayo ng charging pin. Yan. Mga katik, di bali ito pa yung i-share ko sa inyo. Pag magsusulda kayo ng charging pin, kailangan nyong lagyan nitong ganito. Yan. Kung meron kayo itong sira, putulin nyo dito. Yan, putulin mo. Tapos, bago kayo magsulda, yan, ilagay nyo na. Yan, para ano, para siyang, pag sinuldahan mo siya, hindi siya papasok doon sa loob. Yan, hindi siya papasok sa loob kasi pag nasuldahan mo yung sa loob, mahirap tanggalin. O baka hindi nyo na matanggal, masira na yung charging pin nyo. Yan, ganyan lang. Yan, bago kayo magsulda, ilagay nyo yung charging. Ayan, yung USB cord. Bago nyo suldahan, yan. Wait lang, gumalaw. Mas maganda nito kung putol dito eh. Ayan na, nakadikit na. Ito yung maganda dito eh, pag nakalagay dito. Kasi hindi siya mapasukan ng lead yung ilalim ng ano charging pin. Ah, ito na. Libre para mga katik yung ano itong sa paa niya mga katik, ayan. Ito ground to mga katik, ayan oh, ground siya. Tapos doon sa kabila, yun yung positive. Yan. Kailangan natin tong ayusin yung pagsulda nito. Yung hindi na dikit-dikit yung paa niya. Pero sa iba mga katik, tinatanggal niya yung tatlong paa sa gitna para mas madali. Kasi dalawang paa lang naman yung kailangan dito eh. Yan. Medyo pasensya na hindi mo nakikita. Ito, maliliit yan mga katik. Yan. Yan ang iniiwasan dito. Dumikit yung paa. Yung mga pin niya. Dumikit yung sulda. Lagyan. Doon naman tayo sa ground. Maglalagay lang tayo ng soldering lead sa dulo ng iron. Yan. Ayun. Wait lang mga katika.
Ayan, ilagay natin yung ground. Mahirap makita mga kati kasi maliliit na yung paan ito. Ito. Pag sa ground, lagyan natin yung sulay yung ground niya. Ayan. Ilagay natin yung lid. Kasi malaki naman yung ground niya. Yun, dumikit na. Try natin kung gagana na siya. Ano ba yun ito? Ayan mga katik, umiilaw na siya mga katik. Oh. Ibig sabihin, okay siya. Yan. Yan oh, umiilaw na siya. Oh. Wala pa kasi siyang battery kaya hindi pa siya tutunog. Saka yung speaker niya. Ayan. Asimbilin ko na ito mga katik dito sa ano niya, sa box. Yan, try natin kung mag-charge siya. Ayan na mga katik. Kanina mahina yung ilaw niya kasi wala pa yung battery niya. Yan, ngayon may battery na malakas na. Yan. Bluetooth mode. Ayan, tumunog na siya mga katik. Yan, ilagay na natin sa box. Yun, nag-charge na siya. Ay, ito na. Sasara ko na yun. Tuturnilyan ko na ito mga katik. Yan. Doon pala sa mga bago pa lang sa YouTube ko. Paki-like na rin at paki-share. At paki-subscribe na rin. At paki-click na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video. Yan. Maraming salamat sa inyo. Yan. Yan mga katik. I-try natin siya kung gagana na siya. Ayan. Ito mga katik. Oh, may light na siya. Yan. Try natin i-on. Bluetooth mode. Ayan. Okay na siya. Try natin sa FM. AUX mode. FM mode. Ayan. Mga katik. Okay na siya. Hanggang dito na lang yung video ko, maraming salamat. Yan. Huwag niyong kakalimutan i-subscribe at paki-like at paki-share na rin at lalong-lalo doon sa notification bell para sa susunod kong video updated kayo. Yan. Maraming salamat.